Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 12, Talata 20 hanggang 33. Ikalimang linggo, panahon ng Kwaresma. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga sumusunod at nanonood sa ating FB live streaming, magandang umaga po sa inyo lahat. Itong ebanghelyong napakinggan, bahagi po ito ng pagwawakas ng pangaral ni Jesus bago siya humarap sa nalalapit at mapait na pagpapakasakit. Sabi nga niya dun sa bandang huli, sinabi niya ito upang ipakilala sa lahat ang uri ng kaniyang kamatayan. Ipinahihiwatig ni Jesus ang uri ng kamatayan na kaniyang yayakapin at malaya niyang ginawa ito dahil na rin sa pagtupad niya sa kalooban ng Ama. Sinasabi sa mga sulat sa Hebreo na napakinggan natin sa ikalawang pagbasa, bagamat si Jesus ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Although Jesus was the Son of God, He learned through suffering what obedience was. And once made perfect, He became the source of eternal salvation for those who obey Him. Napakaganda. Punong-puno ng kapakumbabaan. Si Jesus, bagamat anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Aking mga kapatid, sinong may gusto ng kahirapan? Sinong may gusto ng pagtitiis? Ako, ayoko. Ikaw, gusto mong magtiis? Gusto mong maghirap? Ngayong pandemic, natutunan nating sumunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Nagtitiis kayong magsuot ng face mask. Sumusunod ng may pagtitiis, nagtitiis kang sumunod ng face shield at iba pang health protocols. Nagmamahal ka ng may pagtitiis. Nagbabahagi ka ng awa at pagpapatawad ng may pagtitiis. Si Jesus, anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay nga po, aking mga kapatid, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong mag-isa. Subalit, kung ito'y mamatay, ito'y mamumunga ng marami. 22 taon nang nakalilipas, ako po'y naordinahang pari. At ito yung kinuha naming biblical verse. Unless a grain of wheat falls into the ground,
it remains alone. But if it dies, it produces much fruit. Trigo upang gawing tinapay ang isa sa pangunahing pagkain ng mga Hudyo. Palay na iniluluto upang maging kanin ang isa sa pangunahing pagkain ng mga Pilipino. At dahil po napakalaki ng paghahalintulad ng trigo sa lupa, sa palay, pareho yaong kanilang kaanyuhan, pareho ang kanilang pagkakalikha, pareho ang kanilang pagkakagawa, higit lalo na parehong pareho ang paraan ng kanilang pagtubo. Kaya't minabuti kong gamitin ang halimbawa ng butil ng palay. Sapagkat sino ba naman ang hindi nakakaalam ng kanin? Minabuti kong gamitin ang halimbawa ng butil ng palay. Minsan sa buhay mo, tinangka mo na bang isipin, kung gaano karami yung mga taong kumilos bago pa makarating ang kanin sa harap mo sa ibabaw ng mesa? Minsan sa buhay mo, tinangka mo na bang isipin kung gaano karami yung mga taong kumilos bago pa makarating ang kanin sa harap mo sa ibabaw ng mesa? Yung nagsasaka, yung nag-araro ng lupa, yung nagpunla, yung gumawa ng patubig, yung taong naglagay ng abono ng fertilizer, yung nagbantay para hindi kainin ng mga daga. Ilan kaya yung gumapas at nag-ani? May kanta pa nga tayo eh. Magtanim ay di biro, di naman nakaupo. Ilan kaya yung naglagay sa sako, yung nagbilad sa daan, yung nagdala sa rice mill, at kahit sabihin nating rice mill ang naghiwalay sa ipa, sa palay, ipa at bigas, meron pa rin nag-operate dun sa makina. Inilagay uli sa sako yung driver na nag-deliver sa tindahan, yung nagtitinda, yung taong bumili ng bigas at nagluto para sa iyo, yung taong naglagay nito sa mangkok o sa plato at inilagay sa harap mo ang mainit na kanin. Ano pa yung isang kasabihan natin? Di bali nang hindi masarap ang ulam, basta masarap ang kanin. Makakaraos. Ganon din po. Sinikap mo na bang bilangin kung gaano karami ang nakakain mong kanin araw-araw? Yung iba, hindi na kumakain ng kanin kasi po nagda-diet. Gusto mong mangyayat? Bilangin mo ang bawat butil ng bigas. Sinisigurado ko sa iyo, bago po matapos bilangin, nangyayat ka na sa konsumisyon. Yung iba, hindi kumakain ng kanin, pero kumakain ng tinapay.
At ang tinapay ay nanggaling din sa trigo. Yung iba hindi kumakain ng kanin, pero kumakain ng puto, ng kutsinta, ng kalamay, ng biko, ng malagkit na bibingka na ginawang galapong para maging kakanin. Aking mga kapatid, kung tutuusin, gaano karami, napakarami po. At ang napakaraming butil ng palay ay buhat lamang sa iisang butil. Ibinaon ito at doon wari mamamatay upang muling mabuhay. Upang maging isang bagong halaman na tutubo at mamumunga ng higit pang maraming palay. At ang nakapagtataka, butil man o pulaman, kapag ibinaon mo, anong kasiguraduhan na ito ay tutubo? Merong nagpapatubo. Merong pwersang nagpapatubo. At ako pinaniniwalaan ko, ang aking Diyos ang nagpapatubo, nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay. Si Jesus, inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa butil ng palay. Inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa butil ng palay. Jesus was saying that only through death comes life. And the blood of Jesus was the seed of salvation. It was because Jesus had been prepared to die that salvation and new life have lived. Si Jesus ay dapat ding mamatay sa krus upang sa kanyang muling pagkabuhay makapagbibigay ito ng buhay sa sangkatauhan. Isa lang ang namatay sa krus, pero buong mundo ang nagtamasa sa buhay na dulot niya. Ang parusa ng kamatayan ay nauukol sa taong nagkasala. Hindi kaya ng tao na lubusang pagbayaran ang kalapastangan ng ginawa niya laban sa Diyos. Kaya kinakailangang magkatawang tao ang anak ng Diyos upang akuin, to take upon oneself ang kasalanan ng sangkatauhan o ang parusang nauukol dito. Higit pa dito, ibig ng Diyos na baguhin ang kahulugan ng kamatayan. At ayon kay San Pablo, kapag tayo ay namatay na kasama at kalakip ni Hesukristo, walang sawang mabubuhay tayo kasama din niya. Minamahal ko mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay isang napakagandang pagkakataon ng pagsunod ng may pagtitiis. Panahon ng Kwaresma, napakagandang pagkakataon ng pagsunod kay Jesus sa landas ng krus. Sige nga, magbanggit ka kayo ng tao na walang pinapasang krus. Ako, Father, wala. Sige, salamat sa Diyos. Ang tanong doon, wala kang ang pinapasang krus, baka ikaw naman ang krus ng iba. Panahon ng Kwaresma, napakagandang pagkakataon ng pagsunod kay Jesus sa landas ng krus. Tayong mga Kristiyano ay dapat sumunod sa landas na tinahak ng ating Panginoon. Sa katunayan, walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang krus.
Walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang krus ni Kristo. Dapat tayong laging handa para humarap sa mga pagpapakasakit bilang patunay ng ating katapatan sa Kanya. Hindi tayo maaring mamuhay ayon sa layaw ng mundo ni ayon sa sariling kasakiman. Si Jesus ang ating uhuwaran at ang pagtulad natin sa Kanya ang siyang dapat mag-udyok sa atin upang patuloy na ilaan at ialay ang sarili bilang lingkod ng Diyos at kapwa. Kayo na tumutulad sa butil ng palay na kailangang mamatay para mamunga ng sagana, magpasalamat kayo sa Diyos. Ikaw na tumutulad sa butil ng palay na kailangang mamatay upang mamunga ng sagana, magpasalamat ka sa Diyos sapagkat matagal ka nang namatay sa iyong mga pansariling hangarin at hayaan mong mamunga at makamit ang hangarin ng iyong pamilya. Tayo na tumutulad sa butil ng palay na kailangang mamatay upang mamunga ng sagana, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat matagal na kayong namatay sa mga pansarili ninyong ambisyon at binigyang kaganapang makarating ang ambisyon ng iyong mga anak at mahal sa buhay. Ikaw na tumutulad sa butil ng palay na kailangang mamatay upang mamunga ng sagana, magpuri ka at magpasalamat ka sa Diyos sapagkat matagal ka nang namatay sa kasinungalingan at pagbabalat kayo at hinayaan mong mamuhay at mamunga ang iyong pamilya sa katotohanan. Ikaw na tumutulad sa butil ng palay na kailangang mamatay upang mamunga ng sagana, magpuri't magpasalamat ka sa Diyos sapagkat matagal ka nang namatay sa kasinungalingan at pagbabalat kayo at hinayaan mong mamuhay at mamunga ang iyong pamilya sa katotohanan. Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, patnubayan mo kami. Amen.